Anda apakah Anda anak tidak yang life di sekolah sorry by say jadi nanti alam mencari saya apakah Anda anak tidak kita nanti nanti di pabinyo masampung delaga nanti pabinyo nanti bang nakapal kanda kata limang hindi nakapal kanda ano ba ang gusto yung mabot sa atin ng sa pabinyo ngayon ibig sabihin pabinyo tinitahan tayo na paalamin natin ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Itong paniniwala natin, ito yung gumagabay sa atin upang ipakita sa atin ang tamang daan. Dahil ang Panginoon lang ang nakalatang dumalang sa atin at ang Panginoon lang ang nakalam kung paano tayo paano natin buhay. Kaya na life is full of surprise. Sa paghahanda natin, maraming mangyayari. Kaya na huwag natin sabihin na sayang, hindi ko nagawa yun. Sayang, hindi ko nasabi yun. Dahil huwag ganun kahit yung regrets na sinasabi natin, ito yung parang feeling din natin dahil sasabihin natin o gawin sana natin pero hindi natin nagawa. Bakit? Hindi tayo nakapaghanda. Nakapaghanda ang ating sarili. Sa ating bagayon, makikita natin na yung limang angal ay humingi ng langis, ngunit hindi binigyan. Pinapakita lang na hindi natin makikita, makukuha lahat sa agad-agad ang ating gusto. Makukuha. Halimbawa, ang ating pagiging mabuting tao, hindi natin makukuha agad-agad yan. Ilang proseso yan na kailangan natin gawin araw-araw through sa ating manalangin sa Panginoon upang magiging magabayan tayong pagiging isang mabuting tao. Kaya na, ang ating paniniwala sa Panginoon ay ito yung langis upang tayo masigasi sa pagiging isang mabuting tao sa ating kapwa. Kung maging handa tayo ay kay mayroon ang ating buhay, maging handa tayo ang kapitan ay handa natin ibibigay sa pagpapatawad, sa pagpapumbaba, handa natin ibibigay dahil alam natin na ito ang ating obligasyon na dapat natin gawin. Kaya nga, kung minsan kapagsabi nyo, sayang, hindi ko napatawad ang nakasala sa akin. Bakit hindi ko napatawad? Dahil hindi ka pa handa. Mataas pa yung pride. Huli na. Kapag sabi ka minsan, sana sumunod ako sa utos ng doktor, hindi sana ako nagkaganito. Dahil kung minsan, ito yung mga pagkataon na true sa ating paniniwala ay gabayan tayo ng kaalaman, ng wisdom. Sa una po ba sinasabi na hindi ito mahirap hanapin. Mahahanap mo kung hahanapin mo. Mahahanap lang natin ito sa ating paniniwala sa Panginoon. Ito yung paghahanda natin. Ang ating pagsisimba, ang ating pagsasakripisyo, ang ating pagpapasalan ng biyay, inahanda ang ating sarili ito para magiging isang mabuting Kristiyano tayo. Hindi ka magiging isang mabuting Kristiyano agad-agad. Proseso ito na kailangan paigtingin ang ating paniniwala sa ating Panginoon upang ito'y magiging matutuhayan at magampanan natin ang ating gustong ipaabot sa bawat isa sa ating pamilya at sa komunidad. Katulad ng estudyante, no? Di ba? Pag lagi kang handa, nag-aaral ka araw-araw, kahit may test pa yan, na unannounced test, hindi ka matatakot. Bakit? Nakapaghanda ka. Araw-araw ka nag-aaral. Araw-araw ka nagbabasa. Kaya ganun din sa ating buhay, Kristiyano. Araw-araw natin ihingin sa Panginoon na gabayan tayo upang bibigyan tayo ng puso madaling magpakumbaba, madaling sumusunod sa kanyang mga utos. Huwag natin sayangin ang panahon na to the extent na makapagsabi, sana nasabi mo na ito. Sana nagawa mo na ito. Hindi, para magiging huli, hindi na magiging huli ang lahat.
Kaya sa ganitong paraan, sinasabi, ang pananampalataya sa ating Panginoon na ito yung nagbibigay gabay para magabayan tayo sa tamang posisyon sa buhay, sa tamang pakikitungo sa ating kapwa. Kaya napakahalaga sa power ng pagdadasal. At ito yung connection natin sa ating Panginoon, nagabayan tayo. Katulad sa buhay ni Maria na hindi niya alam ang kanyang role, ngunit ipinasa Diyos niya. At the end, nalalaman niya ang kanyang role sa salvation. Napakahalaga ang kanyang role. Hindi niya nangindihan sa umpisa, ngunit pinasa Diyos niya. Kahit tayo rin sa titik, ang Diyos ang may lalak sa atin. Kailangan ipasa kamay din natin ang ating buhay. Kaya, through sa ating pagdadasal, sa paghahanda natin, sa pagdadasal, sa ating connection sa kanya, sa sakramento, kaya ito yung paraan para hindi maandap-andap ang ating paniniwala sa kanya. At ito yung paraan para mabigyan tayo ng kalaman upang bigyan tayo mga ng disposition sa buhay, sa ating pakikitungo, sa ating kapwa, at pagiging isang mabuting Kristiyano, bawat isa sa atin.